Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, may mga time matigas itong brake pedal niya. Minsan naman daw lubog. Tapos dito naman sa handbrake niya, ibaba ko muna yan tapos hihilahin ko. Nakita niyo naman mga boss, mahaba na pag hinila. Ano? Mahina na ang handbrake mo? Oo. Minsan wala. Ang taas eh. Ah, minsan wala siya? Pag ganito yung problema mga boss, lalo na't nasabi pa ng customer na nagbabawas siya ng brake fluid, uunahin kong check-upin yung dalawang preno dito sa likuran. At syempre naman mga boss, unahin mong tanggalin yung gulong niya para matanggal mo yung brake drum. At pag natanggal mo na yung mga nut niyan dito sa gulong, pwede mo na ngayon tanggalin itong gulong niya. Kaya lang, kumapit na itong gulong dito sa brake drum niya. Pag ganyan mga boss, ang diskarte dyan, lagyan mo ng isang nut. Pero wag mong isagad yung nut, kalahati lang dito sa stud niya. Ang purpose ng nut, para pag bumitaw yung jack pag sipa ko, hindi matanggal yung gulong. Pipwesto na ako mga boss, sipain ko itong gilid ng gulong. O, di ba, bumigay na siya agad. Dahil bumitaw na itong gulong dito sa brake drum, o pwede mo nang tanggalin itong nut dito sa stud niya. O, di ba? Napakadali lang, hindi ka naman gano'n nahirapan. Tapos, gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong brake drum para makalug siya at lumuwag. Nang sa ganun, madali mo siyang mahugot. O, di ba? Napakasimple lang. At kung makikita niyo itong brake shoe niya, makapal pa naman. Tapos, gamit ako ng flat screw para maitulak ko itong brake shoe. Para malaman ko kung may stack up na piston dito sa wheel cylinder. Kaya lang okay naman mga boss, kaya gumamit ako ng brush, nilinis ko na lang itong brake shoe niya. Kapal pa naman yung preno, kala ko nga stack up pero okay naman, chinik ko eh. Kaya lang dapat kasi, halaga yun, papalinis ka ng preno. Yung pakabili ko niyan, di pa yun nalilinisan, kaya sabi ko may schedule ko. Narinig nyo mga boss, second hand pala nabili ni customer itong sasakyan niya at mula noon hindi pa daw niya napalinis itong preno. Kaya kung makikita nyo itong brake drum niya mga boss, grabe rin dumi niyan. Dito naman ako sa brake shoe mga boss, gagamit ako ng liha dyan. Liliyahin ko yung mga boss para matanggal ko yung nangitim dito sa ibabaw niya. Tapos gagamit ako dyan ng brake cleaner, i-sprayan ko yan para o may malagkit na kumapit dyan is ma-wash out niya. Pati yung mga alikabok at kalawang na kumapit. At pag okay na yan or malinis na yan, dito naman ako sa brake drum niya. I-sprayan ko yan ng brake cleaner mga boss. Ganun din para matanggal yung kalawang or alikabok na kumapit dito sa brake drum. Pati yung malagkit na kumapit dito sa brake drum, matatanggal din yun mga boss. Kahit yung mga gasagrasa, tanggal din yan. Tapos gagamit ako dyan ng malinis na basahan, pupunasan ko itong brake drum niya para matanggal yung marka ng dumi na tinanggal nitong brake cleaner. At pag okay na, gagamit ako ng flat screw mga boss. Dito naman ako sa brake adjuster. Pihitin nyo lang pababa yung brake adjuster niya. Dahil nga sa paghinila mo itong handbrake, masyado na siyang mahaba. Ganun din sa brake pedal, malalim na rin daw sabi ni customer. Kaya kailangan muna talagang mag-adjust ng preno. Sa pag-adjust niyan mga boss, kailangan huwag naman masyadong dikit yung brake drum mo dito sa brake shoe. Ang possible kasi yun, kapag tumatakbo ka, pwedeng mag-init yung gulong mo at yun na yung senyalis na naninikit na itong gulong mo. Ang problema doon is magiging abala sa iyo yun. Kaya mahalaga mga boss, para nag-adjust kayo, ganyan, naiikot nyo itong brake drum niya. Para hindi kayo magkaroon ng problema. At dahil okay na yan mga boss, pwede mo nang ilagay ngayon itong gulong niya. At yung mga nut niyan mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. At pag okay na, pihitin nyo yung gulong para sigurado kayong hindi siya kapit. Tapos lipat ka naman ngayon dito sa kabilang side. Dahil nga sa negative ako dyan mga boss, dito ako sa kabilang side. Ang problema kasing hinahanap ko dito is yung pagtigas ng preno, kung ano dahilan at kung bakit nagbabawas ng brake fluid. Dahil yun ang kailangan kong masolve. Sa handbrake naman mga boss, okay na siya eh. Nakita nyo naman, di ba? In-adjust ko lang sa brake shoe. Magiging okay na yan pag in-adjust ko dito sa kabilang side. Gagamit ulit ako dito ng ball hammer mga boss, paluin ko itong brake drum niya. Dahil pag nakalug yan, maluwag kong matatanggal itong brake drum. O di ba? Nakita nyo naman. Tapos gamit ako ng paintbrush para malinis ko itong brake shoe niya. At kung makikita nyo, di ba? Grabe yung alikabok na kumapit dito sa brake shoe niya. At pag okay na yan, dito naman ako sa brake drum. Gamit itong paintbrush ko, tatanggalan ko rin yan ng alikabok. At pag okay na, gagamit ngayon ako dyan ng liha para matanggal ko yung matigas na kumapit na kalawang dito sa brake drum. At kung may gasgas itong brake drum na pwedeng makadamage dito sa brake shoe, makukuha na yan sa liha. Kung slight lang yung gasgas mga boss, o dito naman ako sa brake shoe, padadaanan ko rin yan ng liha mga boss para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe. Kasi ay nagpapasimula ng ingay or ng sipol dito sa preno mo every time natatapak ka dito sa brake pedal. At dahil okay na yan mga boss, ginamitan ko na yan ng brake cleaner para sigurado na na matanggal na yung kumapit na dumi at alikabok dito sa brake shoe. At pag okay na yan mga boss, dito naman ako sa brake drum niya ngayon. I-spray ko rin yan mga boss ng brake cleaner para yung mga kumapit na dumi dito sa brake drum niya ay siguradong ma-wash out.
at pag okay na, gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo pa rin itong brake drum mo para siguradong kuminis siya. Tapos dito naman sa brakes yung mga boss, dahil nga sa nalinis mo na yan, mag-a-adjust ka naman dito sa brake adjuster gamit itong flat screw mo. Ang problema mga boss, stack up itong brake adjuster niya. Nakita nyo naman, ginamitan ko na ng penetrating oil, kaya lang matigas talaga ulo nito. Kaya ang pinaka-debest dyan mga boss, gagamit ako ng manipis sa flat screw, sikwating ko itong return spring niya para matanggal dito sa brake shoe. Tapos gamit itong flyer, tatanggalin ko itong hold-on cap, hold-on spring at hold-on pin para matanggal ko itong brake shoe. Tapos isunod kong tanggalin dyan is itong brake adjuster. Nakakalawit lang naman yung return spring yan dito sa brake shoe. At pag natanggal mo na yan mga boss, gumamit ka ng flyer. Tsagain mong pihit-pihit niya itong brake adjuster para lumuwag siya. Dahil kaya lang naman nangyari, kinalawang yan sa loob. Nakita nyo, di ba? Puro kalawang, oh. Kaya tumigas siya pag ina-adjust. Hindi siya mapihit. Tapos gamit ka uli ng plier dahil sa may thread na itong ina-adjust mo mga boss, pihit-pihitin mo lang din hanggang sa lumuwag siya. O diba kung makikita nyo, diba puro kalawag sa loob. Nilinis ko lang yan ng penetrating oil mga boss, tapos nilagyan ko siya ng grasa. Siyempre naman mga boss, pag nilagyan mo ng grasa yan, siyempre pihit-pihitin mo rin siya. Kung baga ilaro mo muna yung thread, pag sigurado ka na maluwag na yung thread, tsaka mo ngayon siya ibalik sa dati niyang position para pag nag-adjust ka, isigurado ang hindi ka na mahihirapan. Pero bago yon, i-check ko na rin itong piston niya dito sa wheel cylinder. Kung makikita nyo mga boss, oh, ayan yung problema. Oh, pinapalo ko na yung piston niya, wala, talagang ayaw na. At nang tinanggal ko itong boot niya, is kinain na ng kalawang itong piston. Pangalawa, may bakas pa ng basa ng fluid dito sa wheel cylinder niya. Possible naman dito, ang problema niya is itong wheel cap dito sa piston. Tagas na yan. Kaya nga nang pinihit ko ng plier itong piston, nakita nyo diba, umiikot siya. Walang problema dyan, ibig sabihin hindi siya stack up. Kaya lang, meron naman siyang tagas or patak-patak na brake fluid. Kaya ang nangyayari, nagbabawas si customer ng brake fluid. Kaya may mga time, lumulubog yung brake pedal niya. May mga time naman, matigas pag tumapak siya sa brake pedal niya. Ito na yung naging problema nun. Itong wheel brake cylinder. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, is papalitan ko na yan syempre ng bago. Sa pagtanggal yan mga boss, madali lang, gamit ka lang ng box rest number 12. Luwagan mo muna yung dalawang bolt dito sa wheel cylinder mo. Pag naluwagan mo na yan, gamit ka ng box rest number 10. Tanggalin mo muna itong bleed ring niya dito sa wheel cylinder. Dahil nga sa nakaharang yan, pag niluwagan mo itong fitting niya or itong fluid line. At pag natanggal mo na yung bleeder, madali mo na lang maluluwagan itong nut na number 10 dito sa fluid line. Ayan mga boss yung niluluwagan ko. At pag naluwagan nyo na itong fitting dito sa wheel cylinder, balikan mo muna yung dalawang bolt na number 12 dito sa wheel cylinder niya. Tuluyan mo nang tanggalin yung dalawang bolt na nakalagay dyan. Dahil nga sa maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mo matanggal itong dalawang bolt dito sa wheel brake cylinder mo. At pag natanggal mo na yung dalawang bolt, isunod mo nang tanggalin dyan is itong fitting mo or itong fluid line para tuluyan mo na matanggal itong wheel brake cylinder mo. At dahil tanggal na itong wheel cylinder mga boss, kung makikita nyo diba, talagang puro kalawang na dito sa loob niya. Kaya ang gagawin ko talaga dyan is for replacement na yan. Unang una, magaspang na yung loob, hindi na kaya ng wheel cap. At ito na yung bago mga boss. Siyempre bago mo ilagay yan, kailangan i-match mo yan para sigurado ka na hindi ka magkamali sa parts na ilalagay mo. Sa paglagay naman ng wheel cylinder mga boss, madali lang. Same procedure, kung paano mo tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. Tapos unahin mong ilagay dyan is yung fluid line or yung fitting na huli mong tinanggal. Lipat ko muna itong camera mga boss para makita nyo. Dahil nga sa nailagay mo na itong fluid line dito sa wheel cylinder, gamit ka ng open rest number 10, higpitan mo na yan. At pag okay na, isunod mo nang ilagay itong bleeder niya. Gagamit ka dyan ng number 10 na box wrench para mahigpitan mo itong bleeder niya. Tapos pwede mo nang ilagay yung dalawang bolt na number 12 dito sa wheel cylinder. At pag okay na, gamit ka ng box rest sa number 12. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo sa dalawang bolt na nakalagay dito sa wheel cylinder. Lipat ko ulit itong camera mga boss dito sa harapan. Dahil sa nalinis ko na itong brake adjuster at na-pre-up ko na yan, ibabalik ko na yan dito sa brake shoe. Ilagay mo yung return spring, tapos yung return spring, ikalabit mo dito sa itinuro ko yan o sa may brake shoe. Pag na-issue mo na siya, pwede mo na ngayong ibalik yan dito sa dati niyang position. Ilagay mo yung return spring dito sa ilalim. Ayan o, yung maliit mga boss, yung tinuro ko pa rin. Tapos dito naman sa taas, iayos mo yung pagkakalapat ng dalawang brake shoe dito sa brake adjuster. Pag lumapat na yan mga boss, na isentro mo na siya, gamit ko ulit ng flat screw, ilagay mo na ulit itong return spring niya.
Tapos ito namang hawak ko yung hold on pin, itusok mo na yun dito sa back plate para mailagay mo dito sa brake shoe. Ito naman hold on cup, tapos yung hold on spring, tapos yung hold on cup ulit. Tapos gamit ka ng plier, idiin mo yan mga boss, tsaka mo pihitin sa likod itong hold on pin para mag-lock siya at hindi na matanggal yung brake shoe. At dahil okay na yan mga boss, gagamit ka ngayon ng flat screw. Pwede ka na ngayon mag-adjust dito sa brake adjuster mo dahil nga sa na-pre-up na natin yan. Kung makikita mo, di ba? Maluwag ka na ngayon makakapag-adjust ng preno mo. Kaya lang, gaya lang sinabi ko sa inyo, pag nag-adjust kayo ng preno, dapat wag naman masyadong mahigpit pag inalagay mo itong brake drum niya. Dapat marunong kayong kumapa or makiramdam na kapag pinihit mo itong brake drum mo is halos kapares ng pag-adjust mo ng preno doon sa kabilang side. Dahil hindi pwedeng maluwag sa kabila, dito mahigpit, hindi pwede yon. Ang susunod kong gagawin mga boss, ipa-start ko itong makina, tapos si customer naman, ipapump niya yung brake pedal, at ang gagawin ko dyan is magbi-bleed naman ako. Kailangan kasing matanggal yung hangin na pumasok dito sa linya niya, kaya kailangan natin mag-bleed. Pag nag-bleed kayo mga boss, ipapump niya yung brake pedal. Bobombahin, after ng ilang segundo, ipapirmi nyo, nakadiin lang siya sa brake pedal, tsaka mo ngayon luwagan itong bleeder niya. At pag buo na yung brake fluid na lumalabas dito sa bleeder niya, tapos normal na yung brake pedal niya ayon sa customer, okay na yan mga boss. Ibig sabihin, nandyan lang yung problema mo kasi nag-normal na siya eh. Pero dahil nga sa hindi pa nabuksan yung mga preno nito mga boss, yung harap nito, check up ko yung mga brake pad niya, wala namang siyang problema, makapal pa rin. Kaya dito lang sa likuran ng preno yung inayos ko. At syempre naman, huwag yung kalimutang mag-leak test dito sa bleeder at dito sa pitting para sigurado kayo na wala siyang tagas. At dahil okay na daw yung brake pedal ni customer, hindi na daw siya matigas at hindi na rin siya lumulubog, ilalagay ko na itong gulong. Tapos, ipaparoad test ko pa rin yan sa kanya para sigurado na walang problema dito sa gawa ko. Ito ang lakas ng pinakamurang power tools, mid-torque Bauer. Bauer! Ikutin ko itong gulong mga boss, o diba? Patunay na yung adjustment niyan is tama lang. At bago i-road test ito ni customer, i-check muna itong preno niya, lalo na yung handbrake, kung okay lang ba. Babiyahe kasi ito ng Bicol mga boss, kaya napaka-importanteng maayos ang preno nito, lalo na itong handbrake niya. Kanina nga, nung hindi ko pa ito na-adjust, pag hinila mo itong handbrake niya, ramdam ko talaga hindi siya kumakapit dahil mahaba na siya pag hinila mo eh. Pero ngayon, pag hinila mo, maiksi na siya at pasado na kay customer. Kaya dito naman tayo sa tatlo niyang problema pa. May mga time daw matigas itong brake pedal pag inapakan niya. Tapos minsan naman daw lumulubog dahan-dahan. At yung patlo, mahina daw talaga itong preno niya. Lalo na pag biglang tapak dito sa brake pedal, mahina daw talaga. Kaya nga sabi ko kay customer, itest niya maigi. Dahil mas kabisado niya yung dating lakas ng preno niyan. O tingnan niyo mga boss, itetest niya na yan. O diba? Malakas naman yung preno eh. Sabi niya nga eh, pumapako na daw itong preno niya eh, pag tinapakan itong brake pedal eh. Dati hindi. Tingnan niyo, inulit niya pa. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!